Morning, everyone! Welcome to Renz, Garcel Channel, Liwanag Episodes. Isang napakaganda at napakabanal po na araw sa ating lahat. Dahil sa araw po na ito ay may mga magandang i-discuss po tayo at ibabahagi po sa inyo. At ito'y tungkol pa rin sa ating buhay pananampalataya. At minsan, sumasagi na to sa isipan natin bilang mga nanampalataya at bilang mga Katoliko. Ano nga ba talaga ang nauuna? Ang Biblia ba o ang simbahan? O di kaya'y nauna ba talaga ang simbahan isa sa Biblia? Kadalasan ito po ang mga katanungan na minsan ay itinatanong sa atin ng ibang mga kaibigan natin, lalong-lalo na po galing sa mga ibang sekta o ibang reliyon. Kadalasan, ang sagot ng mga hindi Katoliko, ang nauna daw ay ang Biblia. Pero sa atin po, bilang mga Katoliko, ang sagot naman po natin ay ang simbahan. Hindi ko lang alam kung ganun din po ang inyong mga sagot o ang nasa inyong mga isipan. Sana po tapusin natin ang ating maiksing video na ito para po mabigyan pa tayo ng mga paliwanag at mga kaunting kaalaman tungkol sa ating sagot sa katanungan ito, kung ano nga ba talaga ang nauna, simbahan ba o ang ating Biblia. Pagpapatuloy po natin sa ating pagbabahagi ng ating buhay pananampalataya po. Kung ano po yung sagot, kung ano talaga ang nauna, simbahan ba o ang Biblia? Sa katotohanan lang po, ang totoong nauna at kung ating sagutin po ito, common sense lang po is the key. Gamitan lang po natin ito ng tinatawag nating petsa. Common sense lang po na pagpetsa ang ating pagbabasihan. Alam po natin kung kailan ba itinatag ang ating simbahan. Ang simbahan po natin ay itinatag at itinayo ng Panginoong Hesukristo ang kanyang simbahang iglesia at ipinagkatiwala ito kay Pedro noong year 33 AD. Kaya maliwanag po na sa atin bilang mga Katolikong nanampalataya, nauna po ang simbahan. Bakit po? Kasi noong 65 AD naman po hanggang 90 AD, doon pa lang po naisulat ang apat na ebanghelyo at ang gawa ng apostol. Ibig sabihin, ang bagong tipan ay doon pa lang po isinulat. 65 AD hanggang 90 AD po. So, ibig sabihin, doon pa lang nagsisimula ang pagbuo ng ating banal na kasulatan o tinatawag nating Holy Bible or ang ating Sacred Scripture. Ngayon, ano ang tanong pa ninyo? Iano ang gamit ng Panginoong Hesus at ang mga apostol noong sila ay nangaral? So, siguro po pumasok naman sa isipan ninyo, anong klase ng Sacred Scripture ang kanilang ginamit noong si Kristo ay nangaral sa kanyang mga apostol. Kung alam po natin ang reliyon ng mga Hudyo, ang kanilang religion ay tinatawag nating Jewish religion. Di ba? So, ibig sabihin, ang kanilang pananampalataya ay nakabase pa po sa tinatawag nating Old Testament o lumang tipan. At ang pinakabasihan po dito ng mga turo po nila ay tinatawag po nating Pentateuch. Bakit po Pentateuch? Kasi ito po ang unang limang aklat sa lumang tipan. At ang aklat na ito ay nakabase din sa gamit ng mga propeta na nakasulat lang po ito sa scroll. Kaya makikita po natin na karamihan
ng mga turo din ni Kristo ay kinokonekta po niya ito sa mga nakasulat ng mga propeta. Ibig sabihin, ang mga basihan din po ng kanyang mga binabasa sa kanyang mga tagasunod at sa kanyang mga apostol ay nakabase po sa lumang tipan, pero may mga binabago po siya kasi dapat daw baguhin na rin po natin ang ating pananampalataya at siya po ay nagdagdag ng tinatawag nating New Testament or Bagong Tipan. Sa panahon ng Panginoong Hesus, naisulat na ba ang ating Ebanghelyo? Baka yan naman po ang sunod ninyong tanong. Ang kasagutan ay very obvious. Hindi pa po naisulat ang mga Ebanghelyo nang si Kristo'y nagtuturo pa. Ninanarrate pa lang po niya, ikinikwento pa lang po niya ang mga bagay na isusulat pa later on sa kanyang mga Ebanghelyo. Sa makatuwid, ang Biblia ay wala pa nang nandyan na si Kristo or nang si Kristo'y nagtuturo. At ang sunod nating mga tanong, bakit nga ba Biblia ang sagot ng mga anti-Catholics? Kaya nga po nag-aaway-away tayo minsan kasi ang kasagutan ng mga ibang kinakalaban ang mga Katoliko at napabilang sa mga kaibigan nating ibang sekta, ang sagot po nila sa katanungang ano bang nauuna, ang Biblia ba o ang simbahan, kadalasan ang sagot nila ay ang Biblia. Bakit po? Kasi sa totoo naman, sa kanilang paniniwala, ang Biblia naman nauna. Kasi later on na lang itinatag ang kanilang simbahan ng kani-kanilang mga tagapagtatag na karamihan, no? At lahat halos ng tagapagtatag nila ay mga ordinaryong tao lamang. Kumpara po sa atin na mga Katoliko, ang nagtatag talaga sa atin ng ating simbahan ay walang iba kundi ang Diyos. Ang anak ng Diyos mismo na walang iba kundi si Jesucristo po. Kaya tama din po ang kanilang argumento na ang nauna talaga sa kanilang paniniwala at sa kanilang kaalaman ay ang Biblia, dahil huli naman po talaga silang lumabas ang kanilang reliyon at huli din pong itinatag ang kanilang mga sekta ng kanilang mga tagapagtatag. In fact, ang kanilang mga tagapagtatag ay na-inspire lang ng pagbasa nila ng mga magagandang balita sa mga Biblia. Kaya po sila ay nagtatag ng kani-kanilang mga sekta or kani-kanilang mga reliyon po. So, ibig sabihin, talagang nauna sa kanilang paniniwala at pananampalataya ang Biblia, kasi doon po na-inspire ang kanilang founder o ang kanilang tagapagtatag. Kaya, tama din po sila na sa kanilang sitwasyon, sa kanilang sekta, sa kanilang reliyon, nauna talaga po ang Biblia. Pero sa ating mga Katoliko, ang nauna sa atin talaga ay ang tinatawag nating simbahan po natin. Dahil pagkamatay mismo o pagkatapos ng mamatay si Kristo mismo, ay doon itinatag at itinayo ni San Pedro ang simbahan. Pero ang totoong founder nito, ang tagapagtatag, ay walang iba kundi si Jesucristo. At ang unang Pope o Santo Papa ng ating simbahan, dahil ipinagkatiwala ni Kristo sa taong ito, ang ating simbahan ay walang iba kundi si San Pedro po. Kaya tandaan po natin na huwag po tayo mag-away-away bilang mga parihong nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ano man ang nauna, simbahan man o Biblia o ang simbahan, ang mahalaga po dito ay patuloy po tayong naniniwala sa ating Panginoon, at ang importante po dito ay patuloy na lumalago ang ating pananampalataya sa Diyos at lumalapit po tayo sa Kanya. Kaya hindi mahalaga po kung ano ang nauuna, kasi depende po sa ating konteksto at perspektibo kung kailan po itinatag ang ating mga kanya-kanyang simbahan. Ang mahalaga po dito, alam po natin na ang ating sinasamba lang po ay ang nag-iisang Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang simbahan at ang Biblia ay tulong-tulong po ito
para malaman natin ang katotohanan at mas lalo tayong mapapalapit sa Diyos. Kaya maraming salamat po sa inyong pagtutok at panood sa ating maiksing video sa araw po na ito, at sana po kayo ay nabigyan ng kaunting kaalaman at nabigyan ng paliwanag para naging klaro po sa atin at sa inyong mga isipan na tayo pong lahat ay may punto. Depende sa ating perspektibo. Ang mahalaga po, kung kayo ay sa ibang sekta, ang nauna naman talaga ay ang Biblia. Pero sa aming mga Katolik ay ang simbahan. Kaya huwag na po tayong magkagulo at huwag na po tayong mag-away-away. Let there be peace on earth. Kaya kung gusto pa po ninyo na magkaroon ng kaliwanagan at kaunting kaalaman tungkol sa ating mga paniniwala, tungkol sa ating pananampalataya, patuloy po nating subaybayan ang Renz Garcel Channel Liwanag Episodes. Don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to push the notification bell so that all our uploads will be updated. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating loyal subscribers and silent viewers. Kung meron pa po kayong mga gustong malaman, maunawaan at maintindihan tungkol sa ating buhay at buhay pananampalataya po, huwag kalimutang mag-iwan ng mga comments po natin sa baba. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sana po ay nabigyan ko kayo ng kaunting kaalaman at kaliwanagan sa ating buhay pananampalataya. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa atin. Sana patuloy niyo pong suportahan ang ating Renz Garcel Channel Liwanag Episodes. Ingat po tayo palagi, and may God bless us all. Thank you so much to all the teams and all our supporters.